Unahin natin sa Maynila, ang dating magkakamping sina Isko Moreno at kasalukuyang Mayor Hani Lacuna ang magiging magkalaban. Si Isko isinama pa sa tiket niyang Aksyon Demokratiko ang kilalang supporter ni dating Pangulong Duterte, si Mocca Uson, na tatakbong konsehala sa District 3, kasama ng dating PBA player na si Paul Alvarez. Sa District 1 naman, tatakbo ang anak ni Isko, ang aktor na si Joaquin Domagoso. Samantala, 5 sa 6 na mga congressman sa Maynila ay hindi sumama kay Isko, kasama pa rin ang karamihan sa mga kasalukuyang konsehal na nananatiling lalaban sa ilalim ni Lacuna sa original na Asenso Manileño. Ang dahilan sa likod ng paghihiwalay ni Domagoso at Lacuna ay hindi pa opisyal na ipinapahayag. Sa Makati, nagparamdam na si Senator Nancy Binay na siyang balak pumalit sa last-termer niyang kapatid na si Abby Binay bilang mayor. Ang problema, tatakbo rin bilang mayor ang asawa ni Mayora Abby na si Luis Campos. Si Abby, senado naman ang puntirya sa midterm elections. Kaya hindi na matutuloy ang inaasahan sanang Binay versus Cayetano sa Taguig. Matatanda ang umugong ito matapos mapunta sa Taguig ang 10 barangay na dating sakop ng Makati at pinagmulan ng iringan ng 2 syudad. Pero kung hindi natuloy ang Binay versus Cayetano sa Taguig, Cayetano versus Cayetano naman ang posibleng maging labanan. Sinabi mismo ni Lino sa Billionaire News Channel na pinag-iisipan niyang tumakbong mayor ng Taguig at kung sakali, babanggain niya ang sariling hipag ang incumbent na si Mayor Lani. Pamilya Laban ay kapamilya din sa ganitong sitwasyon. May masasabing matatalo pa ba sa kanila? Para himayin ang isyong yan, makakasama natin ang 2 political analyst, si Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science at si dating presidential political adviser ni Pinoy, Ronald Llamas. Magandang gabi po sa inyong 2. Secretary Llamas, ang sabi mo'y exciting itong laban ng lokal ngayong taon. Yan ba'y tamang salita, exciting, o dapat ba'y nakakadismaya o magulo? Okay ba ang ganitong bakbakan para sa taong bayan? Magandang gabi, Corina. Baka all of the above. No? Exciting siya, pero nakakadismaya rin. Dahil ang mga maglalaban dito ay katulad sa Manila, dating mga makakaalyado katulad ni Mayor Lacuna tsaka ni Mayor Isko Moreno. Katulad naman sa Makati, mga magkakamag-anak din, no? Yung asawa ni Abby Binay at yung kanyang kapatid, si Senator Nancy Binay. At dito naman sa Taguig ay yung magkamag-anak din, parehas na Cayetano, si Lino at saka si Lani. At Lino Cayetano ay dating mayor at mukhang abruptly natapos yung kanyang term. Hindi na siya nakatakbo sa second term niya. Kaya alam ko ay medyo masama loob ni Lino Cayetano. Pero hindi lang siya nag-iisa dahil mukhang kasama rin niya si Congresswoman Zamora na dati ring kalyado ng mga Cayetano. At mukhang si Abby Binay na merong 10 barangay kapitan under her influence sa Taguig na more than 30% ng botante ay yung mga bagong barangay na yan, ay susuportahan si Lino Cayetano. At yung mga dating tinga ay mukhang kasama rin ni Lino Cayetano, ng Zamora at ng mga Binay. So medyo maganda dahil alam naman natin na ang Taguig ay isa ngayon sa primary cities natin, no? Isa sa pinakamagandang syudad sa ating bansa. Ganun din naman ang Makati at syempre ang Manila ay kapitolyo natin. Kaya medyo intense, interesting at defining itong mga labanan na ito sa local level. Sa inyo, sa inyo pong karanasan na medyo matagal-tagal na rin, ano po? Kailan magkakaroon ng linaw? Ito ba'y malilinawan na lamang at baka magkaroon pa ng mga realignment na tinatawag bago ang filing sa October 1? Malapit-lapit na eh. October 1 na yung filing, no? Bagaman may mga nag-uusap pa dyan, pero more or less
yung pinag-usapan natin ngayon, mukhang ganyan na yung latag papunta sa midterm election. More or less. Okay. No, unless something dramatic happens. Halimbawa, sa Taguig, mukhang yan na yung coalition of the willing laban kay Lani. At mukhang sa Manila naman, ay mukhang hindi na magkakaayusan si Mayor Lacuna at si Mayor Isko Moreno. Bagaman, yung ama, yung pumanaw na ama ni Mayor Lacuna, yun ang mentor mismo ni Isko Moreno. At medyo masama ang loob ni Isko Moreno dahil nga kinuha ng lakas NUCD si Mayor Lacuna at yung kanyang limang kongresista. Kaya medyo parang napapalapit si Isko sa oposisyon, no? Katulad halimbawa ni Mocha Uson at ni Banat Bay, no? Na mukhang nasa kampo niya. Itong sa Makati hindi nakakagulat dahil nakita na natin yung bakbakan dito sa mga magkakamag-anak na Binay. Pero ito ay mukhang mag-e-escalate at magiging mas intense pa dito sa midterm election. Okay, Mr. Liama, si Mocha Uson, sinabi niyo nga po kanina, nabanggit ninyo, no? Tatakbong konsehal ng Maynila. What are her chances? Baka hindi ganun kalaki. Pero siyempre, dahil si Isko Moreno mukhang mataas sa survey, baka mabatak siya. Baka mabatak siya. Pero hanggang saan siya mabatak, hindi tayo sigurado. Dahil mukhang sa mga surveys na lumalabas, malayo si Isko Moreno kay incumbent Mayor Lacuna. No? Pero siyempre, iba rin yung power of the incumbent. Lalo na kasama sila sa administrasyon, lalo na meron siyang limang kongresista na incumbent at lalo na malakas din yung kanyang vice mayor, si Yul Serbo. Mukhang ang vice mayor ni Mayor Isko ay si Achenza. Kaya makikita natin yung isa, napakalakas dahil maraming incumbent, at pero yung isa, napakapopular dahil dating mayor ng Manila. Mm-hmm. Hindi ba yung timing na lang kaya? Hindi kaya masyadong maaga o late na ba para sa pagporma ng mga kandidato? Mukhang hindi naman. Dahil usually naman kasi kung nagpaplano ka for mayor, usually mas matagal ang preparasyon eh. No? Ang kaibahan lang dito, ito nga ay mga magkakamag-anak at mga dating magkakaalyado. Kaya very intense, very personal at very defining para sa kanila itong labanang ito. Halimbawa, sa Taguig, ito yung first time na parehong Cayetano maglalaban. Sa Makati, hindi. Sa Manila, ay medyo naiiba rin dahil magkaalyado yung dalawa. At very close yung Lacuna at saka Isko. At lahat yan ay dati magkakasama sa Action Demokratiko. E ngayon, naghiwalay na sila. Nasa lakas NUCD na sila Lacuna at nasa nanatili sa Action Demokratiko si Isko Moreno. Para sa inyo naman po, Ginoong Professor Dennis Coronacion, ang political dynasty ba ay wala ng pag-asa talagang mahinto o yan ba ay issue? Kung issue, ba't hindi pa rin po nagagawa ng paraan? Magandang gabi po, Ma'am Corina. No? Magandang gabi rin sa inyo, mga taga-subaybay. Actually, matagal na po natin problema ang mga political dynasties. Simula nung naipasa ang ating 1987 Constitution, simula nung nai-ratify yan, hirap na po tayo na matanggal o mapuksa yung mga political dynasties. Kasi nga, ang ultimate cause po nito ay ang kahinaan ng ating tinatawag na party system. Supposedly, ang nagre-recruit ng ating mga, dapat na nagre-recruit ng mga political elites natin, traditionally ay mga political parties. Ngunit dahil mahina ang ating mga partido, yung pong function na yan ay ginagampanan ng mga pamilya. At hindi lang itong mga ordinaryong pamilya, ito ay mga mayayaman at mga pangyariang pamilya. So natural lamang na ang mga ire-recruit nila ay galing sa kanilang hanay, sa kanilang miyembro. So kaya po, kumbaga man, self-perpetuating yung mga yan. Parte ng logic ng political dynasty ay manatili at sa kanila ang kapangyarihan at manatili sila sa pwesto. Kaya nga nakikita ho natin yan sa binanggit ninyo kanina na dalawang syudad ng Taguig at saka ng Makati na kung saan posibleng maglaban ang mga magkakamag-anak
sa Taguig yung mga Cayetanos at saka sa Makati naman yung mga Binays. Pero ganyan pa man, unique pa rin yung kanilang mga cases ano, kahit pa magkakatunggali yung mga magkakamag-anak. Halimbawa sa Makati, hindi mismong ang lalaban on behalf of the outgoing incumbent mayor na si Abby Binay, ang kanyang asawa na si Congressman Luis Campos. At ang balita ay parang may ugnayan na sila ng isa pang congressman na dating oposisyon sa Makati, si Kid Peña. So interesting po ito kasi yung dalawang magkatunggali ay naging magkakampi na. Oo. So hindi natin alam kung paano sila magpe-perform against another Binay na si Senator Nancy Binay. So ang usually po pag dynasty sa naglalabanan, andyan yung kanilang mga makinarya, yung kanilang mga resources. At ganoon rin po sa Taguig, no? It's all about the resources possessed by the opposing members of the same dynasty. Pero doon naman po sa Manila, iba naman ho ang dynamics na nakikita natin. Yung dati magkakampi na si incumbent mayor Honey Lacuna at ang dating Manila mayor na si Cisco Moreno na tumakbo bilang presidente noong 2022 ay magkalaban na ngayon. Ngayon, ang masusubok po nito ay kung kaninong qualities and resources ang mas pakikinabangan sa darating na 2025 elections. Kasi kung meron man nawala kay Isko Moreno, yun yung makinarya niya na nagluklok sa kanya sa pagka-mayor noong 2019 yata. So nawala ho yun sa kanya at napunta ngayon kay Mayor Lacuna. Ayun. So ang tanong, opo, ang tanong ay makakaya ba ng celebrity power niya kasama ni Mo Kauson at sa kanyang anak na artista yung sa dating na eleksyon, kaya ba niya ipanalo yun gamit-gamit lamang ang kanyang celebrity power at ang kanyang bailiwick na tondo. Ayun. So, at kung sa, at, kung sa tutusin po, tatlo, apat lamang po ito ng mga syudad sa buong bansa, ano po, na ating pong pinag-uusapan, na maaari pong sumasalamin sa nangyayari din sa ibang bahagi ng ating bayan. Maraming salamat po sa inyo, Professor Coronacion and Secretary Ronald Llamas.